would they know na, oy, baka nanganganib si baby na makunan ako? Okay. Oo, how would they know? Meron bang signs yan? Mm-mm. Na baka mamaya magkaroon sa, anong tawag mo doon? Yung premature na. Yes. Sa una, threaten. Kapag bata pa yung pregnancy, mga sinasabi ni Sir Alvin na less than 3 months, threatened. Mag-uumpisa yan sa pain. Magkaka-discomfort sa puson. Tapos magkakaroon ng spotting. Usually, hindi nila pinapansin eh. Pink discharge, brown discharge, wala lang sa kanila. That's why it's important na pag nagpa-check up sila, sasabihin nung doktor na, ma'am, pag meron po kayong spotting o pagsakit ng puson, pumunta ka agad. Alam ko yung iba pag nabubuntis, tumitigil sa paninigarilyo. Yes. Dahil rin ba sa miscarriage? Pwede rin bang magka-miscarriage or sa abnormality ng baby? No. Miscarriage, smoking, no? Alcohol. Kape? Caffeine. Too much caffeine. Bakit? Yes. Anong connect nun? Ang ano kasi, ang mga substances na to can cause vasoconstriction. Dumiliit ang mga ugat. So, importanteng-importante ang oxygen supply sa baby in the formative stages of pregnancy. So, pag nawala ng oxygen supply yan, you cannot get the optimum effect para dun sa baby. Marami sa atin alam na kailangan magpahinga. Definitely kasama yun, no? Precautions on too much activity. It's not, hindi naman siya rule, pero kailangan gawin, no? For just to be safe. You mean hihiga lang all the time? Hindi naman. Limited activity lang. Kung ano yung usual mo na hindi extreme, so pwedeng yun. Tumayo, maglakad-lakad. Yes. Kasi iba sabi bedridden, yung meron daw talaga higa bedridden. Ka lang all. Meron yan. Hindi ka talaga gagalaw. Meron yan. Yung mga talagang threatened ang pregnancy. Ang tawag threatened miscarriage. Yung merong laging may blood clot na nakikita sa loob ng matres. Tapos dinudugo ng dinudugo. Yan. So hindi ka talaga hindi ka kasi nakahiga lang siya, no? Mahirap naman ang buhay. Kasi each pregnancy is different. Minsan yung unang pregnancy mo, okay. Tapos yung second pregnancy mo, iba na. So no two pregnancies are the same. Okay. So pag kilos, activities, ano okay. Ka po? Second is medical, syempre. No? Yeah. Ngayon is the advent of progesterone. Pag naririnig nila sa mga doktor, bibigyan kita ng progesterone. Ano yun? Isa siyang hormone to support the pregnancy. Siya ang hormone of pregnancy. Okay. So siya yung binibigay para hindi dire-diretsong makunan yung pregnancy. Okay. Siya ang allowed ngayon, recommended. No? It's given either oral, nilalagay sa vagina, or ini-inject. Any which way, it has proven to be very effective, no? Sa pagpe-preserve ng pregnancy.